yun, mga kapangit. Kauwi-uwi ko lang ngayon, ano, sa bahay. As in, kauwi ko lang. Kauwi ko lang, mga kapangit. Hindi na ako sumama sa St. Peter. Hindi na ako pumunta doon. Kasi sabi ko, yung mga pinsan ko na lang, hindi na ako sumama. Inantay na lang namin na nilabas siya ng, ano, nilabas siya ng hospital. So, sabi sa yung mga pangit na, ano, na wala na siya, auntie ko. Sa ilang araw na pabalik-balik ako ng hospital, nakakala ko magagaling siya, na lalakas siya, na makakasurvive siya. Yun lahat ng inisip namin na makakaligtas siya. Pero, hindi pala. So, yun, ano, so yun, mga kapangit, gusto ko lang hindi ko lang paano magsalita. So yun, mga kapangit, gusto ko lang sabihin sa inyo na magang-maga yung mata ko, mga kapangit. Grabe, mula kanina, alas 12 kami dumating ng hospital sa Brock, sa bayan. So, alas 12, alauna, namatay si auntie ko ng alas 2, 2:20 siya, mga kapangit. 2:20 siya, mga kapangit, namatay. So, nakasampung pump. Hindi ko alam kung pump ba tawag doon na ginaganon siya. Nakasampo silang ganon. Hindi lang yata sampo. Grabe, mga kapangit. Alam mo yung ganon, no? Sobrang sakit talaga na, ano, na nawala ng, ano, ng pamilya. Kasi, ano, kasi si auntie ko, kasi, ano, nung start nung nawala si mama, kasi ano, kumbaga maaga rin kaming naulila, eh. Start nung nawala si mama, na si yung nanay ko, so parang tawag niyan sa lahat ng problema, parang sinilapitan namin ganun. Tapos pupunta kami ng bukid ganun. Siya yung lagi pinupuntahan namin dun sa bukid, namin sa Limbasan. Siya lagi yung pinapasyalan namin. Parang ang sakit-sakit lang, sobrang ang sakit isipin na doon na kapag iisipin ko na pupunta ako ng bukid dun sa bahay nila, wala na akong madadatnan. Ganun, parang wala na akong pupuntahan. Kasi, grabe. Sobrang love na love ko yung auntie ko na yun. Parang nanay ko na kasi. And, pasensya na, mga kapangit, kung ano kung sinasabi ko sa vlog to, hindi to for content lang, mga kapangit, ha. Gusto ko lang sabihin sa inyo na, ano, na grabe, sobrang sakit na mawala si auntie. Sakit, sobrang. Hindi talaga namin akalain na, ano, na mawala siya agad-agad, kasi nung kahapon 9, sobrang okay siya. Nakita nyo naman, diba, yung upload ko sa vlog na niloloko-loko ko pa siya, tapos tumatawa pa siya, mga kapangit. Tapos kanina alas 2, akala ko yung normal lang na hindi siya makahinga. Hindi, as in, hindi siya makahinga. So kinabitan agad siya ng
ng face mask, ang tawag niyo, parang face mask na na-oxygen na nakaganon sa, ano, sa, ano niya, sa, hininga niya sa ilong niya. Kasi, akala namin is normal lang yun mga kapatid kasi lagi siyang ganun na hirap siya maghinga. Pero kahapon talaga, okay na siya. Tapos, kanina pagdating namin doon, ging ano siya, ultrasound. Tapos nun, pagpasok sa kwarto, ilang siguro, isang oras lang yata ang pagitan. Yun na sabi niya, hirap daw siyang maghinga. Kinabitan siya ng oxygen ng para dito sa bunganga niya. Hindi ko na naisipan mag-video kanina mga pangit ko para sobrang ano, sobrang iyak lahat kami nataranta. Alam mo pa yung ano mga kapit, yung mas masakit sa akin doon yung habang napuputulan na siya ng hininga, yung naghihingalo na siya. Yung wala na siyang hininga as in nahihirapan talaga siya. Kasi katabi niya ako. Humihingi siya ng tulong sa akin. Sabi niya, tulungan mo ako, Tang. Tulungan mo ako. Tatlong beses niya sinabi yung ganun. Tapos yun na, bigla nang pumilipit yung dila niya. Gumano niliig niya. Parang siya. Yun, tapos hindi na namin napigilan talaga. As in lahat, nataranta na kami. Tapos yung paa niya, hilot-hilot ko na. As in, tumigas ka agad yung mga daliri ng paa niya. Yung ang sakit kasi nung ganun no, nung humihingi sa'yo ng tulong pero wala kang magawa. Sobrang mga kapangit. Kaya kanina medyo kinalma ko yung sarili ko, as in kinalma ko yung sarili ko mga kapangit. Dumilim yung paningin ko, tapos biglang sumakit yung ulo ko, tapos ano, nagmanhid yung mga ganito ko. Yung dito ko nagmanhid yung mga ganito ko siguro 2 oras, 3 oras na iyak ako ng iyak. Parang ano kasi, parang ang hirap tanggapin na ano, na wala na siya kasi biglaan lang kayo na katulad yung vlog ko kahapon na ano na ma yung vlog ko kahapon mga kapangit na nagiging komportable na kami lahat kasi okay na siya. Na parang naging komportable kami lahat mga kapit na nakita namin sa kapon na parang masigla na siya ganun. Yung pala parang pinakita niya lang na malakas siya, okay siya, pero yung totoo pala hindi na pala talaga kaya. Grabe, parang alam mo yung nawala yung nanay ko. Parang ganun din ngayon yung naramdaman ko, so yung sakit sobra. Kasi yung auntie ko na yun, kung anong ugali ng nanay ko, ganun yung ugali niya, mapagbigay, maalalahanin. Kumbaga kung yung tipo na isusubo niya na lang, itutulong niya pa. Ganun siya auntie ko. Tapos, yung anak niya na isa kanina, parang hindi tanggap na wala na si mama niya, wala na si mama nila. Ano na lang kaya sila na kami na pamangkin lang. Grabe mga pangit. Hindi, sinasabi ko lang to sa vlog, hindi baka isipin nyo na content, hindi mga pangit. Gusto ko lang i-share sa inyo kasi hindi ko alam kung ano, kung ilang days tayo hindi makapag-upload ng vlog or makapag-upload man ako mga kapangit, siguro update doon sa kanila. Doon sa bahay nila, hindi ko kasi bukas dadalhin na sa doon sa bahay ng ano, siguro umaga kasi ano, diniretso na sa ano, sa St. Peter kasi ibabalsa mo siya. Antayin pa nang hanggang bukas ng umaga kung bago siya ibabalsa mo mga kapangit. So yun. Yun lang mga kapangit. Salamat po sa ano, salamat po sa lahat ng ano, sa lahat ng nagpray kay Ante. Maraming salamat po sa inyo lahat na ano, na nandiyan kayo sa hindi po nag skip ng ads mga kapangit. So yun lang, nag-update lang talaga ako sa inyo na ano, kung nag-update lang ako na yun na nga, na ano, na patay na si auntie ko, na wala na.
maraming salamat mga kapangid sa lahat-lahat. Ano na nandyan kayo na nakasubaybay sa akin. Nakasubaybay sa akin sa araw-araw na nangyayari sa akin sa mga ina-upload ko mga kapangid. Ano, thank you so much. Lagi na nandyan kayo, lagi na ano na sumusuporta sa akin mga kapangid. So sabi ko nga sa ate ko kanina, pag nilibing si auntie ko, baka mahimatay ako. Sana kaya ko mga kapangit. Sana kayanin ko kasi parang ngayon parang pakiramdam ko pag parang mahihimatay ako. Sana kayanin ko. Parang sa hospital kayo na sobrang ang hina. Dumilim paningin ko and grabe na manisid yung buong ulo ko. Lagi ko kasi pinupuntan si auntie ko sa doon sa bukid sa kanila. Lagi ko kakwentuhan. Tapos minsan sabay pupunta siya. Bago kasi siya mga kapangit, bago kasi siya na tinakbo yun sa hospital. Sinundo namin siya sa bukid. Pinapunta namin dito sa Ipilan. Pinaliguan namin sa dagat. Sabi namin ba para lumakas-lakas siya. Pero lagi sinasabi niya na talaga, hindi niya daw kaya. Sabi namin sa kanya, kaya mo yan, auntie. Tapos yung last vlog ko kahapon, wala nang kamera mga kapangit. Na sabi ko, auntie, kaya mo yan, palakas ka, lumaban ka. Sagot niya sa akin, hindi niya na daw kaya. Pagod na daw siya mga kapangit. Yun yung sabi niya sa akin. And siyempre yung pinakamasakit pa sa akin doon kanina, yung hinahatake siya, hirap siya maghinga, humingi siya ng tulong sa akin. Pero alam mo yung ganun, no? wala kang magawa. Grabe, isa parang ano, mga kapat yung parang sa tatay ko din nung namatay siya on the spot din na nandun ako mismo habang binubugtuan siya ng hininga, habang nawawalan siya ng hininga mga kapangit. Tapos ngayon yung kay auntie ko na naman, grabe, sakit sobrang mga kapangit. Pero wala, siguro talaga hanggang doon na lang siguro talaga yung kayang hanggang doon na lang talaga yung buhay na pinahiram ni God sa kanya. Sana nabuhay pa siya ng medyo matagal, kasi sa totoo lang parang nanay ko na talaga yung santi ko. Sobrang love na love namin yun. Wala kami magawa. Ganun na lang siguro talaga yung buhay niya. Sakit ka lang.